Okay, mapagpalang araw sa lahat. Ang pyesa natin ngayon, colored na eye portrait. Portrait din siya, pero yung pinakamata lang yung kukunin natin. So dito, meron tayong iba't ibang size ng pinrint natin na eye portrait na gagawin natin. Bali, eto, nakapili na tayo kung ano yung size na babagay dun sa part na paglalagyan. So, importante yun, ha, yung pagpili ng size na ilalapat natin sa part na paglalagyan. Gaya nito, sa inner bicep natin lalagay, hindi sobrang laki dapat yung size na gagawin natin o hindi naman sobrang liit din kasi pangit naman kung lapad ng braso tapos maliit yung ilalagay mo. Tapos, hindi dapat nakapatong yung pinaka paglalagyan natin kasi mag-iiba yung ano niya, yung hulma ng braso niya. So, kailangan medyo nakalutang para normal lang, parang naka-normal lang yung braso niya o kung anong part ba na paglalagyan nyo, dapat hindi nakapatong kasi parang nagkakaroon ng pwersa ng diin. So, pag nilapat natin yung stencil, na di-deform, nag-iiba yung itsura dun sa kinokopya natin. Isa yun sa mga importanteng bagay na ina-apply dapat natin kapag naglalapat tayo ng stencil. So, mag-start na tayo. Bali, gamit kong mga size ng needle dito, gumamit ako ng 5RL, 9M1, 15M1, at saka 15 Curve Magnum o 15RM. Dito sa paggawa ng buhok, ang gamit ko dyan, 15M1. Yan, kung makikita nyo, kagaya ng mga ginagawa natin na portrait, pabrush yung ginagawa kong paghagod para ako naglilinya, pero magnum po yung gamit natin. Tapos may mga space ako na iniiwan. Yung po yung ibang kulay naman yung ilalagay natin. Base naman yan doon sa kinokopya natin. Kung ano yung kulay na nakikita nyo, yun din yung kulay na gayahin nyo para medyo nahahawig doon sa pinaka-reference na ginagaya natin. So dito sa mata, 5RL yung gamit ko. After ko siya linyahan, pinag-shade ko na rin yung 5RL doon sa pinaka-eyeball niya. Tapos mamaya, gagamitan naman natin siya ng Magnum, 9 Magnum, para mas mapalambot natin yung detail ng mata niya na nilinyahan natin kanina. Tapos sa parte ng pisngi, ng kabuuan pa ng balat niya, balat sa mukha, ang gamit na natin dyan, 15 Curve Magnum o 15RM para sa mga smooth shading. Yun po yung gamit natin. Pwede rin kayong gumamit ng Magnum pero ingat lang po kasi pagka medyo napadiin o napalakas yung hagod natin sa gamit ang Magnum, medyo nagkakaroon siya ng kamot kapag hindi mo nakokontrol yung paghagod mo. So yun yung mga iniiwasan natin sa paggawa ng portrait. Pero pwede nyo pong gamitin. Talagang sanayan lang para magawa natin yung smooth shading gamit yung Magnum. Sa mga kulay naman na ginamit natin, syempre alam ko gusto nyo rin matutunan yan. Sa buhok ang ginamit natin dyan, gumamit tayo ng black, dark brown, gumamit tayo ng caramel, at saka light skin tone sa buhok. Huwag nyong gayahin yung kung ano yung ginamit ko dito, ha. Kumbaga kung ano yung nakikita nyo dun sa kinokopya nyo, yun yung kulay na susundin nyo. Kung wala man kayong available na ganun, try nyo po mag-mix para makuha nyo yung pinakamalapit na kulay sa reference. Sa pinakamukha niya, gumamit tayo ng dark brown, ng medium brown, ng medium skin tone, light skin tone, light flesh tone, tsaka beige. Tapos yun, highlights na tayo ng white. So yun, ilan lang yan sa mga diskarte sa paggawa ng mga ganitong klaseng portrait. Payo ko lang dun sa may mga gustong matutunan sa paggawa nito, huwag po sana tayong matakot na sumubok. Kasi hindi natin malalaman kung di natin susubukan. Mahirap, pero kung magpo-focus ka lang sa ginagawa mo, matututunan nyo rin lahat yan. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to follow and share. Pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa ating lahat at maraming salamat.